Ang paaralan ay itinuturing bilang pangalawang tahanan ng mga estudyante. Ito rin yung isa sa mga lugar kung saan masasabi nating kampante ang mga magulang na pag-iwanan sa mga anak nila. Pero paano na lamang kung ang simpleng pagpasok sa eskwela ay mauuwi pala sa isang kahindik-hindik at nakakakilabot na bangungot para sa kanila? Sa videong ito, alamin natin ang 10 sa mga pinakamalalang school massacre sa buong mundo at ang kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kwentong kakaiba, huwag kalilimutan mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification button para lagi kang updated sa mga kwentong kakaiba. Dunblane Massacre. March 13, 1996, Dunblane Primary School near Stirling, Scotland, United Kingdom. Ang 43 na taong gulang na si Thomas Hamilton ay nagpunta sa Dunblane Primary School at nagparada ng kanyang sasakyan malapit sa isang poste ng telepono sa car park na nasabing paaralan. Pinutol niya ang kable na karugtong ng poste saka siya tumuloy sa school building. Gamit ang 4 na lisensyadong baril, sinimulan niya ang shootout sa gym ng paaralan papunta sa mga kalapit pang buildings. Lahat ng nakakasalubong niya ay binabaril niya, kaya naman umabot sa 17 ang napatay niya sa insidenteng ito at 15 naman ang nasugatan. Masasabing hindi nabigyan ng hustisya ang mga biktima ng insidenteng ito dahil bago pa dumating ang mga pulis, nagpakamatay na si Hamilton sa pamamagitan ng pagputok ng baril sa kanyang bibig saka tuluyang nagpakamatay. Stoneman Douglas High School Shooting, February 14, 2018. Sinong mag-aakala na ang tinaguriang bilang deadliest high school shooting sa United States ay bubulaga sa mundo sa araw ng mga puso, hindi ba? At lalong sino ang mag-aakala na ang 19 na taong gulang lamang na si Nicholas Cruz at isang dating estudyante ng naturang paaralan ang magiging dahilan ng pagkamatay ng 17 katao at 17 pang sugatan. Ayon sa mga kwento, matagal nang may record at mga reports na nagbabanta at pagiging bayolente si Cruz, ngunit hindi ito pinagtutuunan ng pansin ng mga pulis sa naturang lugar. Isang dahilan kung bakit naging target ng kritisismo ang mga otoridad sa pangyayaring ito. Ang pamamaril ay nangyari sa hapon ng nasabing araw sa Marjorie Stoneman Douglas High School sa Parkland, Florida. Ayon sa police report, pumasok sa paaralan si Cruz, dala ang isang rifle case at isang backpack. Matapos makarating sa isang hallway, sinimulan niya ang pamamaril at iniisa-isa ang bawat taong nakikita niya sa nadadaanan niyang kwarto. Sinasabing tila ba 6 minutes in hell ang pangyayaring ito dahil umabot lamang ng 6 na minuto ang pamamaril, pero sa loob ng 6 na minuto na iyon, napakaraming nasawi at nasaktan. Pero dahil nga tila isa lamang rin siyang estudyante, nagawa niyang makatakos sa pamamagitan ng pagkikihalubilo sa mga estudyante at pagpapanggap na isa sa kanila. Nahuli din naman siya matapos lamang ang 40 minuto matapos siyang mamataan na bumibili ng soft drinks sa isang kalapit na mall. University of Texas Tower Shooting, August 1, 1966. Matapos saksakin at patayin ang kanyang ina at asawa, si Charles Whitman, isang Marine veteran, dala ang kanyang mga baril at iba pang mga armas ay nagpunta sa observation deck na pinakatuktok ng main building tower sa University of Texas sa Austin. Mula sa kanyang posisyon, pinagbababaril niya ang mga taong nakikita niya sa loob ng campus sa mga kalapit na daanan. Sa loob ng 76 na minuto, nakabaril at nakapatay siya ng 14 na katao kasama ang isang batang nasa sinapupunan pa lamang. Natapos lamang ang shootout na ito matapos siyang maabutan ng 2 pulis at 1 sibilyan at mapatay. Sinasabing ang bayolenteng impulsyon ni Whitman ay bunga daw ng isang tumor na makikita sa white matter sa taas ng kanyang amigdala
na matatagpuan naman sa utak na nadiskubre matapos siyang isailalim sa isang autopsy. Kerch Polytechnic College Attack. Ang massacre na ito ay isang school shooting at bomb attack na nangyari sa Kerch, Crimea noong October 17, 2018. Sinasabing nagsimula ang kwento nang bumili ng shotgun at 150 rounds ng bala ang gunman na si Vladislav Rosliakov sa parehong buwan. Si Vladislav Rosliakov ay isang 18-year-old fourth-year college student. Pinasok niya ang Kerch Polytechnic College noong October 17 bandang alas 11:45 ng umaga. Saka agad na sinimulan ang pamamaril. Umabot lamang ng 15 minuto ang insidenteng ito, ngunit di may pagkakailang nakatatak na ito sa mga nakasaksi, lalong-lalo na sa mga biktima. Sinasabing bukod sa pamamaril, isang pagsabog din ang naging dahilan ng pagdami ng biktima ng insidenteng ito. Natapos lamang ang pangyayari ng magpakamatay ang gunman sa loob ng library ng nasabing kolehiyo. Ayon sa isang kaibigan ni Rosliakov, may malaking galit sa paaralan ang salarin at sumumpa ito na maghihiganti sa mga guro. Marami rin nagsasabi na si Rosliakov ay biktima ng bullying na maaaring naging trigger ng krimen na ginawa niya. Uvalde Rob Elementary School Shooting. Halos isang linggo pa lamang ang nakakaraan mula na maging laman ng balita ang pangyayaring ito. Sino ba naman ang hindi magugulantang samantalang nagsisimula pa lamang ang pagbabalik ng mga bata sa paaralan tapos ay bubungaran pa ng isang pangyayaring kahindik-hindik at nakakadurog ng puso. May 24, 2022 sa Rob Elementary School sa Uvalde, Texas, namaril at nakapatay ng 19 na estudyante at 2 guro ang 18 taong gulang na si Salvador Ramos. Bago ang pangyayaring ito, binaril pa muna ni Ramos ang kanyang lola na naging dahilan ng malubhang kalagayan niya. Sinasabing matapos mamaril sa labas ng paaralan sa loob ng 5 minuto, pumasok siya rito dala ang AR-15 style rifle at isang handgun. Nilak ni Ramos ang sarili niya sa loob ng isang classroom kung saan niya pinatay ang lahat ng kanyang mga biktima at nanatili rito sa loob ng isang oras bago siya napatay ng United States Border Patrol Tactical Team. Ang insidenteng ito ay tinagurian bilang pangatlo sa pinaka-deadly na American school shooting at siyang pinaka-deadly naman sa buong Texas. Gisga School Bombing. April 4, 1950. Ang pagsabog ng school number 20 sa Gisga, Benderi District, Moldavia ang naging dahilan ng pagkamatay ng 23 inosenteng tao. Sinasabing ang pagsabog na ito ay dulot ng pagpapakamatay ng isang military instructor sa pamamagitan ng paggamit ng explosives. Ayon sa kwento, ang dahilan ng pagpapakamatay nito ay ang unrequited love sa isa sa kanyang mga co-teacher na si Natalia. Sandy Hook Elementary School Shooting. December 14, 2012. Binaril at napatay ng 20 anyos na si Adam Lanza ang 26 na katao. 20 sa mga biktima ay mga bata na nasa 6-7 taong gulang lamang at 6 sa staff members mula sa paaralan. Bago ang insidenteng ito, pinatay muna ni Lanza ang kanyang ina sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Newport, Connecticut, saka siya nag-drive papunta sa Sandy Hook Elementary School. Ang insidenteng ito ay sinasabing deadliest mass shooting sa isang elementary school sa history ng United States. Bago pa man mahuli sa ginawa niyang krimen, nagpakamatay na si Lanza sa pamamagitan sa pagbaril sa kanyang sariling ulo. Ayon sa investigasyon, bata pa lamang si Lanza ay mayroon na siyang development challenges. Na-diagnose din siya na mayroong Asperger's syndrome at obsessive compulsive disorder sa murang edad. Ayon sa mga reports, maaaring mayroon ding undiagnosed schizophrenia at psychotic behavior si Lanza base na rin sa mga naobserbahang kilos at gawin niya bago ang insidente. Virginia Tech Shooting. April 16, 2007. Hindi isa, kundi 2 pag-atake ang bumulabog at humimbal sa Virginia Polytechnic Institute and State University sa Blacksburg, Virginia.
ang magkahiwalay na shooting spree na dulot ng iisang tao lamang, si Seong Hui Cho, isang undergraduate student mula sa nasabing universidad at isang US resident na nagmula sa South Korea. Umabot sa 32 katao ang napatay niya at 17 naman ang nasaktan sa insidente ito, kung saan gumamit siya ng 2 semi-automatic pistols para maisagawa ang pamamaril. Bago pa man siya mahuli ng mga pulis, nagpakamatay na si Cho sa pamamagitan ng pagbaril din sa ulo. Si Cho ay na-diagnose na may selective mutism anxiety disorder at severe depression. Dahil sa insidenteng ito, madami ang bumatiko sa gun laws ng US at mental health system ng US. Dahil na rin daw, legal na nabigyan ng baril si Cho kahit na may mga mental related problems na siya. Bat School Massacre. Nangyari noong May 18, 1927. Ang insidenteng ito ay nangyari sa Bat Township, Michigan, United States, ay naging dahilan ng pagkamatay ng 38 bata, 6 na nakatatanda at 58 kataong nasaktan. Sinasabing ang salarin na si Andrew Kehoe ay nagalit dahil sa pagtaas ng taxes at pagkatalo niya sa April 5, 1926 election para sa township clerk. Sinasabi rin na talagang pinagplanuhan ito ni Kehoe dahil sa loob ng isang taon ay paunti-unti siyang bumibili ng mga pampasabog at itinatago ito sa kanyang bahay at sa loob mismo ng paaralan. Sa araw ng insidente, nagpasimula si Kehoe ng pagsabog sa kanyang bahay at sa mismong Bat Consolidated School. Na magsimulang ayusin ng mga rescuers ang mga lugar na ito, ay saka naman siya pumunta sa loob ng paaralan at doon nagpasabog ng dinamita sa loob mismo ng kanyang sasakyan na naging dahilan ng pagkamatay niya at ng iba pang mga inosente. Sa kasagsagan ng investigasyon, nadiskubre na mayroon pang mga karagdagang 23 kilos ng unexploded na dinamita at pyrotol sa loob ng paaralan na nakaseta pa lamang sumabog kasabay ng iba pang nauna. Sinasabing intensyon ni Kehoe na pasabugin ang buong paaralan at patayin lahat ng taong nasa loob nito. Tiangnuli Fire Tragedy. March 25, 2001. Isang dormitoryo sa Tiangnuli Secondary School na matatagpuan sa Machakos County, Kenya, ang sinunog ng 26 na gulang na estudyante. 67 na mag-aaral ang namatay sa insidente at ang dahilan dahil ayaw ng mga salarin sa bago nilang principal. Sinasabing bandang umpisa ng Marso 2001 ay nilapitan ni Davis Onyango Opio si Felix Mambo Ngumbaw para isama sa plano niyang sunugin ang dormitoryo ng paaralan. Isa sa mga dahilan ng galit nila dito ay ang di masarap na pagkaing ibinibigay sa kanila. May mga nagsasabi din na maraming nagalit dahil sa pamimilit ng administrasyon ng paaralan na bayaran ang mga bayarin sa pag-aaral. Para makompleto ang kanilang plano, nag-contribute ng tig 600 Kenya shillings ang 2 salarin para bumili ng gaas. Sa gabi ng insidente, ilang beses na huli ng mga bantay si Ngumbaw na umiikot-ikot sa dormitory dala ang isang lighter na siyang naging dahilan kung bakit sila ang itinuturong salarin na pinatawan ng kasong murder. Ilan lamang ang mga insidenteng ito sa mga school massacres na gumulantang sa buong mundo at ayon nga sa mga eksperto, tinatayang mas marami ng 5 ang pagkamatay sa pamamaril at iba pang armas kumpara sa iba pang insidente gaya ng pagkalunod. Base rin sa mga pangyayaring ito, 93% sa mga insidenteng ito ay planado at 75% sa mga salarin ay nagbibigay ng pahiwatig bago pa man nila gawin ang krimen. Sabi nga, ang mga ganitong krimen ay palaging may warning signs, kaya naman talagang posibleng maiwasan ang mga ganitong insidente kung magiging mapagmatsyag at maagap tayo. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-comment mo dyan sa baba ang hashtag kakaiba nga. Muli ay maraming salamat sa panonood at samahan niyo ulit ako sa mga kakaibang storya at kakaibang kaalaman. Ito ang Kakaiba. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating kayamanan.